What's up guys? Ngayon pupunta tayo sa bahay ni Robert. Dumating na kahapon yung Junodi na in order namin. Ngayon pipick upin ko mamaya, tapos gawin natin ang enclosure. Lipat natin siya. Tapos pupunta rin tayo sa SBMA. Papagawa tayong gulong kasi nabutas na naman kagabi. So tara, bunta tayo. Let's go. So, palabas tayo ng village, no? So yun guys, babalik tayong bahay. So sabi ko kanina, babahangin tayong gulong. Puta, naiwan pala namin sa garahe. Kaya babalik tayo. Sobrang lakas ng ulan dito ngayon guys. Pataan. Sama ko nga pala babahay yung bayo ko. Atensyo. Tapos ito yung dati ngayon guys, so papakita namin. Ngayon yung ulan dito sa amin, napakalakas. Nakabalik na tayo sa bahay. Uunin ko lang yung gulong. Nakuha ko na yung gulong sa garahe. Tapos ipukunin lang tayo saglit sa gate sa baba. Dumating daw yung order ng apat ko. Dulas ng kamay ko. Lang, kunin ko lang yung order. Asa ka na ba? So, nakuha ko yung order. Balik muna tayo sa glit. Pakita natin yung order. Ito. Salamat, Shopee! Picture mo na lang dyan siguro. Wait lang. Picture mo. Tay. Yan na. Ano masasabi mo? Salamat, Shopee. Tara, dadaka Robert today. Tayo sa ano, sa Yokohama, sa bahay na akong gulong. May tropa rin dito, ito. Tingnan. Nangayos ko yung dalawang gulong. So, ito na. Nangayos yung pinangayos ko yung sasakyan. So, ayun yung isang gulong. May kakabit na nila. Ayaw nga pala. Pupunta pa pala kami ano, harbor. So yun guys, dito na tayo sa bahay. Ayan. Ayan yung bahay.
sa panganggan dito sa bahay, no? Mukha namang okay na yung gulong. So, tara. So, ngayon guys, nakauwi na ako. Tapos, napagawa na rin yung mga gulong. Yung sa likod, tsaka yung sa extra. Tapos, nakuha ko na rin yung Aguacephalus junodi. Kahapon siya dumating pero ngayon ko lang nakuha. So, maliit pa to. So, irereos ko siya ngayon. Tapos, shoutout nga rin pala kay ano, Robert. Dahil, siyang gumawa na ito sa seller. Pero, di ko na papakita. Jura ni Robert, no? Tapos, binigyan niya rin ako ng May plants. Nice. So, tara, mag-reos ta. So, ngayon, pakita ko lang sa inyo yung Junodi, no? Itong sticker na to, galing din kay Robert. Ayan, galing din kay Robert yan. So, ito siya ngayon, guys. Napakaliit pa. So, abangan niyo yung kulay na ito pag lumaki. Pero, matagal-tagal pa. Tapos, reos na natin siya. Ito yung pansamantalang enclosure niya. Katulad lang sa mga to. So, ito. Ito yung ginagamit kong cockpit. Para sa kanila. Tapos, may sphagnum moss din ako. 2 days ko itong dinry. Mga siguro 1 linggo na sa akin to, pero ngayon lang siya na-dry ng na-dry. Kasi alam niyo na, tag-ulan. So tara. Tapos ako nga pala guys, ito. Binili ko lang to sa handyman. Itong enclosure na to. Napabili kami ni Robert dito dahil may kinuha kaming tarantula, yung OVT. So alam niyo na yun guys siguro, no? Ilalagay ko na lang dyan sa baba. Kung ano yung OBT na yan. So, mura lang to. 89 pesos ata to. Dapat 2 bibiling ko na ito para dito sa payment. Kaso, okay na siguro siya dito. Sa enclosure na yan. Tapos, to, reserve ko lang to sa OBT. So, ito guys. Ha? Kasi, heavy weather yung mga yun. Kaya medyo nataasan ko yung substrate nila. Yan. Okay na siguro itong ganito kataas na substrate. Tapos, pero bawasan natin konti. Yung moss pala ako. Sorry. Ano yung tanyo? Tapos, bigyan natin ng moss. Maganda tong moss, pang-absorb din to na mga tubig-tubig para hindi siya mabilis mag-dry yung substrate na ito. Then, tapos, lagyan natin siya ng butas sa ilalim. Para hindi na siya mahirapan magbaro. Ayan. Tapos, basahin natin to. Yung isang part. Anting music lang. Ayan. Okay na siguro yan. Tapos, sa ibabaw. Medyo may humidity sila. Tapos, ano natin ito. Tapos,
brush, manulak. So, ito na siya, no? Tapos, lagi kayo magre-ready ng catch cup. Tuwing magre-rehouse kayo ng alaga niya. Ganito lang siguro kalaki para sa size nila. Pag malaki na, adjust niya na lang. So, ito na. Baba na. Yun. So, papasok ko lang siya sa loob. Pasok sa loob. Yan. Pwede na siguro yan. Yan. Yan na siya sa loob, no? Yan na. Pumasok na siya sa loob. Tapos, dikit natin itong binigay ni Robert. Bali si Robert nga pala, kabatch ko lang si Robert ng high school. So, tropa ko talaga siya. Nag-rap-rap din naman kami. Tapos si Robert lang din yung nag-inganyo sa akin mag-tarantula. Pero matagal na ako naghahanap ng tarantula, guys. Ngayon na ako nakahanap. Meron akong nahuli dati na baboon tarantula dyan lang. Kulay itim. Namatay dahil hindi ko alam kung paano mag-keep ng tarantula nun. So, ito sobra. Pero, pwede na siguro yan. Medyo mahaba. Pero, hindi ko muna tinanggal yung isang dikit ng sticker. Kalahati lang muna. Para pag nag-reos na ako, pag lumaki na sila, may didikit ko pa. Itong sticker na to. So, ito sila, guys. Ayan. Bali, kung napanood nyo yung last video ko, ito lang yung nandun dun, yung Brachypelma Bomei. Ito na siya ngayon. Sa first video. Ito na siya ngayon. So, abangan nyo na lang yung feeding video nila. Meron akong i-upload. Tapos, ang nasa video nun, Brachypelma Bomei, Brachypelma Hamori, Brachypelma Auratum, tsaka Brachypelma Albicep. So, ang nadagdag sa akin, Pirito Cattle, Albopilosus, Gramstola Pulcripes, tsaka Nando Chromatos, Pirito Cattle Bagans. Pirito Cattle Bagans, dati siyang Brachypelma. So, ewan ko kung ba't naging tinitokal. So, search nyo lang siguro. Tapos, ito. Yung Darlingi, alam nyo na to. Bali, ito lang nadagdag sa akin. Tito Cattle Bagans, Albopilosus, Gramstola Pulcripes, tsaka Nando Chromatos. Tapos, itong kinawa natin yan. Aguacephalus Junodi. So, itong Aguacephalus Junodi, guys, ano to, ah? Heavy Weber. Baboon Spider din to. Parang Darlingi lang din. Pero yung Darlingi, wala si may horn siya. So, itong Aguacephalus, wala siyang horn, guys. Tapos, golden tarantula siya. Kasi yung kulay niya, pag lumaki, kulay gold. So, tapos na ako mag-rehouse. Tignan na lang yung next video ko na i-upload. So, yun lang. Peace!